Andito ako ngayon sa paggawa ng cage kung saan kailangan mo dito ang patungkol sa art ng metal crafting. Lahat ng sukat at angulo na naaayon doon sa plano, sinunod ko lahat. Pati na yung kapal ng pintle pin ay kasali sa sukat sa pagmamarka sa bawat guhit. Kasali na rin dito yung kapal na ginamit natin sa pagputol ng mga bakal. Kung babaliwalain mo yung thickness ng cutting disc sa malamang malaking porsyento ng accuracy ay mawawala. Dapat lahat ng nakakaapekto sa panukat ay dapat ikokonsidera. Kung medyo malabo ng iyong mga mata, kailangan mo dapat ng salamin. Sa pagdating ng paghawak ng cutting disc, dapat ay paigtingin ang iyong kakayahan sa pagtuon sa direksyon ng pagputol. Kailangan dito ang lakas ng loob at sa konting pagkakamali ng paghawak ay magdudulot ito ng matinding pinsala sa iyong katawan. Dito mapapansin niyo ay tinanggal ko yung safeguard ng cutting disc. Sa kadahilan ng hindi ko makikita yung daan ng pagputol, kaya dapat pag-usayan mo ang paghawak. Maingat at may kasamang lakas ng loob. Bawal maipit ng bakal yung umiikot na pamputol. Isang babasaging bagay ito na magdudulot bilang isang bubog na susugat sa iyong katawan. Kaya sa mga nanonood ay huwag basta-bastang gagayahin ang mga ginagawa ko dito. Kailangan mo dito ang kasanayan sa paghawak nito. Maaring sa paningin natin ay madali lang ito. Ngunit ang babala ko ay muntik na akong tamaan sa mukha nung una kong pagsubok. Makikita niyo rito ay gumamit ako ng 9mm na square bar na nagkaroon kasi tayo ng konting pagbabago sa plano. Sa halip na flat bar ay square bar ang ginamit ko. Dito ginagamit ko ng panukat ang actual na haba ng square bar para mapabilis ang ating paggawa. Hindi mo na kailangan ng pangguhit kung square bar ang pinuputol ko sapagkat madali lang itong putulin kung ikukumpara mo sa angle bar na mahirap putulin. Angle bar, square bar at may kaunting flat bar ang kabuuhan ng materyales na pinagpuputol ko. Sa larangan naman ng pag-stick welding, kung hindi ka gagamit ng glove para sa iyong kamay, siguraduhin mong nakasuot ka ng sapatos na guma at hindi ka nakahawak sa dalawang linya ng welding machine. Kailangan dito ang presence of mind at kung wala ka nito, dalawa lang kalalagyan mo, ospital o sementeryo. Habang nasa ganitong sitwasyon, iwasang dumikit sa lupa o siminto ang parte ng katawan mo. Iwasan din ang kalituhan, usok at nakakasilaw na radiation upang maprotektahan ang iyong mga mata. At ngayon, sinusuri ko yung dalawang magkaparehong parte kung ito ba ay magkasukat. Sa tingin ko naman ay pareho silang sila. Kasalukuyang pinadidikit ko ang square bar. Maingat kong inaasinta ng welding rod yung dapat padikitin sa angle bar.
Sinusukat ko muna dito ang tamang anggulo. Kailangan nasa tamang tayo at haba upang hindi magmukhang tabingi. Matagumpay ko namang na-dedicate ang dalawang square bar. Pinagdikit ko na yung dalawang magkaparehong parte ng cage. Ito ngayon ang kabuuhan matapos mailagay ang square bar. Ang lalagyan ng katawan ng munting bahay. Napahinto ako sa aking ginagawa. Meron palang cockpit arena dito. Hindi ako marunong sa panabong, pero naaliw din naman ako. Alin kaya dito ang mananalo? Antayin natin kung sino ang matibay. Tagal ng salpukan, mukhang parehong duwag. Ayun, pumiyok na patakpo ang isa. Doon sa nakakaalam ng klase ng manok, ano sa tingin nyo? Magandang klase ba ito ng manok? Mamahalin ba ito? Pag-alagala lang yan dito sa amin. Kung mamahalin yung manok namin, bilhin nyo na. Naliw din naman ako ng saglit. Okay, balik tayo sa trabaho. Ito yung plywood na paglalagyan natin ng ating gagawing kahon. Adjust muna tayo. Medyo kapos. Okay, matibay na. Ito yung kahon ng barya. Sukatan natin kung gaano kalaki.
Magsusukat tayo kung saan puputol. Babaliktad rin natin para tuluyang putulin. Ganyan po ang pagputol ng angle bar. Kung gusto niyo nang hindi tabingi ang pagpaputol, gamit ang maliit na grinder. Dito sa anggulo na ito, mapapansin nyo yung ulo ko na medyo nakalihis ng konti kung saan pinatabas yung bakal para makaiwas kung biglang mabiyak yung pangbo tabas natin. Dito hindi ko namalayan na may nakaambang peligro. Inaalis ko kasi dito yung matutulis na bakal na maaaring maapakan ko. Pero hindi ko nakita yung nakatutok sa mukha ko. Konting usad, siguradong sapol ang mukha ko dito. Mabuti na lang napalayo na ako. At ito naman ay ginagawa kong sisidlan ng kahon. Yung kahon na paglalagyan ng barya mula sa customer. Konting trim lang para sa anggulo na 45 degrees.
Inalis ko naman dito yung nakakasugat na batal. Kailangan kasi malinis at smooth. Ito yung taktika ko sa pag-spot. Kailangan bago mamatay yung apoy ng bakal ay sundan mo agad ng spot build para maging maganda ang pagkakasunod-sunod ng spot. Pinipigilan ko yung paggalaw ng bakal. Gumagalaw kasi yung bakal pag sumobrang init nito. Mapapansin niyo na hindi ko kagad binitawan yung bakal para hindi gumalaw ng dahil sa init. Screwdriver naman ang ginamit ko sa pag-alis ng carbon. May pangpukpok talaga dyan kaya lang naiwan ko kung saang lugar ko nalimutan. Kaya nagtitis ako sa ganitong pamukpok. Palamigin muna natin.
Ngayon, subukan na nating isukat ang kahon. Sa tingin ko, tama lang yung laki ng frame. Dito, kailangan mong mabilis na maidikit yung angle bar para hindi ka abutan ng init ng bakal. Inaasinta ko yung mismong kanto para madaling maka-adjust ng tamang anggulo ng pagkakatayo. Medyo mabusisi lang talaga ito. Matapos kong maisaayos ang tamang anggulo ay sinundan ko na ng pole weld.
Yung handle naman ng wrench ang ginamit kong pangpokpok. Magkabilaan ang ginawa kong welding para maging matibay. Dito kasi yung mga paglalagyan ng barya. Tinanggal ko dito yung sticker sa gabal kasi sa bandang kanto. Sakto lang talaga yung laki. Ito naman ang magpapatibay ng atip ng bahayan natin. Nasa 90 degrees lamang ang sukat ng anggulo nito. Matapos maisiguro ang sukat ng anggulo ay kailangan na natin lagyan ng clamp para hindi na gumalaw. Binaliktad ko lang para doblehin ang pagkaka-welding nito upang maging matibay. Pagka 3mm lang yung kapal ng bakal, parating ganyan ginagawa ko at pagkasunod-sunod na spot. Para naman doon sa mga makakapal na bagal, pwede mong idiritso lang ang pag-welding, gamitan mo siyempre ng welding mask. Pagka wala kang welding mask, hindi ka pwedeng mag-perform ng tuloy-tuloy na pag-welding. Dahil hindi mo makikita yung daan ng welding rod mo sa sobrang nakakasilaw at maaaring ikabulag ng iyong mga mata. Tingnan natin kung nasa 90 degrees.
Ayos lang ang sukat, ang gulo. Ito na yung dalawang ginawa ko. Dapat kasi dito ay dalawa para sa magkabilang side ng atip. Sukat natin sa bubungan. At lagyan natin ng pansamantalang wood screw. Gayon din naman ang kabila. Ito na yung cover natin para sa electronics parts sa loob bago ang bubungan nito. Nilalagyan ko muna ng mga butas bago lagyan ng wood screw para hindi mahirap ikoti ng barina ang wood screw. Gayon din sa kabilang side nito.
Tingnan natin kung kasukat. Konting ayos lang. Yan, sa tingin ko naman ay okay siya. Subukan naman natin sa bubungan. Ilagay naman natin yung pangalawa. At siyempre, lagyan natin ng pansamantalang screw para malaman natin kung gaano kalayo ng gap para sa dalawang side ng canopy. At ito naman sa bandang ibaba ng munting bahay. Nilalagyan ko ng tinga para sa padlock. Salamat sa batubalani ng speaker. Mainit kasi ang bakal. Hindi ko mahahawakan. Ngayon malamig na, pwede ko na uling hawakan. Mainit pa rin pala. Gamitan natin ng clamp. Babaliktarin ko lang. Sa ilalim, lagyan natin ng dikit para matibay-tibay. Mainit. Ngayon naman, yung clamp naman ang ginamit kong pamukpok. Ang reason dito, pagka ikaw ay malilimutin
sa iyong mga kagamitan, ganito rin ang mangyayari sa iyo. Di kaya butas-butas na yung pantalo ng aking kuya. Nakalimutan ko nga palang itabi. Kawawang clam, hindi para sa kanya ang jurisdiction na to. Nako, umuulan pa ata. Lakas ng ulan ata. Ngayon, nawala na yung ulan. Pwede natin simulan uli. Wag na wag niyo akong gagayahin. Dapat mayroon talagang pamukpok kayo na animoy martilyo na matulis ang dulo. Gagawa tayo ng pangalawang tenga. Dapat asintado ka dito. Baliktarin natin para tuluyan na nating putulin. Matapos na maidikit ko yung tenga, gumawa naman ako ng lalagyanan ng kabuuhan o yung bracket.
Kapitan ito ng bolts and nuts na 1/4 by 1 ang laki ng butas mo. Nagpalit ako ng damit para lagyan ko ng pintura ang kabuuan ng bracket. Kulay abo ang napili kong kulay. Dapat ipok si primer para hindi kalawangin agad.